GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities, faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot. FYI is back and I'm your host again with WILLIE ESPIRITU with Regional Director TESDA Gatchalian at ang ating mga Provincial Director. Ngayon, alamin natin dito sa ating mga panauhin, ano ba yung mga paglalabanan dito sa skilled competition ng TESDA? Dito ba titignan yung iba't ibang skilled katulad ng ano, anong tawag mo dito? Sa pag-welding, sa call center at sa iba't iba pa. Mayor, palagay po ninyo, ano yung mga skilled na paglalabanan dito? Matching ang ginagawa natin dito, sa City of San Fernando is more of service. Mm-hmm. So yung mga food and beverages, welding, mga call centers, automotive, mm-hmm. lahat po ng skills na nakatapat sa ating nakamatch na sa service industry, yan ang tinatapat. Para sinusugrado natin, right after the training, may nakabang na trabaho na sa kanila. Okay. So, tanungin naman natin ang Provincial Director ng Zambales, si Madam Manyo. Ano ba ang ilalaban ng Zambales? Bartending o ano? Meron tayong apat na klaseng sa IT na ilalaban ngayong Regional Skills Competition for 2013. And then we are also participants in the different aspects of the socio-cultural program on the 19th. Ayun, kita na ninyo, handang-handa talaga. Sa Pampanga, dito sa San Fernando, Provincial Director, ano naman ang participation ng Pampanga? Bilang host province, syempre kami yung punong abal. At the same time, mayroon tayong 18 kinatawan na sasabak doon sa mga katapat nila sa 7 probinsya ng Region 3 upang ipakita yung galing. At syempre, lahat naman kami rito pare-parehong umaasa na magtatagumpay kami doon sa kanilang larangan na aming pinasok. Meron tayong 18 dito sa probinsya ng Pampanga. Okay. Sa probinsya naman ng Bulacan, kasi napakaraming eskwelahan ang Bulacan. Ano bang expertise mula sa lalawigan ng Bulacan? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Bulacan po, 12 trade areas ang aming sasalihan. At marami po dito sa IT din po, information technology. Meron din kami sa hotel and restaurant, electrical, electronics, saka welding. So, sama-sama kami para kami ay makakuha din ng medal uli sa regional skills competition na to. Ngayon, pag sinabi pong Tarlac, sabi nila ito ang kakompetisyon ng San Fernando o ng kabuuan ng Pampanga. Sa larangan po yan ang pagandahan. Ngayon, sa larangan naman ng skilled, alam natin, ano pangalan ni Director mula sa Tarlac? Kay Director Castillo, Bataan. Yung Tarlac muna, si Madam Belinda Labutong. Ano naman ang ilalaban ng Tarlac na in regards to skills, hindi lamang po sa mga magagandang maraming maganda doon sa Tarlac? Kung ang Pampanga po ay merong 18, bagamat 8 lang ang sa Tarlac ngayong taong ito, sinusigurado namin ito naman ay talagang dekalidad na lalaban. So kami po ay lalaban sa beauty care, beauty cookery, electronics, electrical, hairdressing, IT network, refrigeration and air conditioning, catering at saka restaurant service. Oh, yan po. Pinaghandaan din po namin ito. At syempre, para buo naman yung ating pagbibigay kaalaman sa ating mga manonood, ano ang
ilalaban ng Bataan. Dahil kami doon sa Zambales, magdadagdag ako mamaya, mula sa Tarlac si Madam Provincial Director Castillo. Akin pong kinalulugod na ipagbigay alam sa bawat isa na ang lalawigan ng Bataan ay lalahok po sa mga areas ng automobile technology, ganun din po sa caring, cookery, electrical, electronics, fashion technology, IT networking, IT software solution. Meron din po kaming mechanical CAD, restaurant service at welding. A total of 13 qualifications po ang sasalihan ng lalawigan ng Bataan. Okay, isa pa ang gusto nating malaman kung ano ang ito dating engineer ng Pampanga, no? Siya po ang dati po siyang regional director ng DTI, consultant ng mga malalaking enterprise dito. At siya ang dating city administrator, now he represent the district sa Clark Development, si Engineer Ferdinand Kailaw po. Yeah, Engineer, share naman ka sa amin. Maraming salamat, Mayor Edsa. Si Mayor Edsa po ay aking kaklase mula high school hanggang college, kaya ganun kami magkakilala. Kawili, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nalulugod at sa Regional Skills Competition Olympics. Ngayong taon ay naimbitahan ang opisina ni Congressman Oka Rodriguez. Kami po ay nakikiisa sa TESDA sa pangunguna ni Director Ted Gatchalian, na ang ito pong Skills Olympics na to ay binibigyan ng daan kung saan ipapakita ng ating mga estudyante dito sa Region 3 ang kanilang kagalingan at kakayahan sa larangan at iba't ibang mga skills level, no? Kami po sa 3rd District of San Fernando, Pampanga, at ang mga foundation na aking nire-represent din dito, ang Taliatek in Panyulong Kapampangan, ay nakikisa sa inyo. In fact, tomorrow, magkakaroon na kami ng Skills Learning Center para sa Construction Operation for Safety and Hazard Seminar. Ito ay lalong bibigyan ng kaibang talento at kakayahan ang ating mga skilled worker para makapag-compete in the world level. So ang name of the game po ngayon ay hindi na lang tayo dito sa Pampanga, sa Region 3, sa Pilipinas. Ang labanan po ngayon ay sa world o global competition na. Sana po ay sa pamamagitan nito ay lalong tataas ang antas ng kakayahan ng lahat ng mga nagtatrabaho o mga skilled worker sa ating bansa. Maraming po salamat. Bueno, nakapagbigay na po ang ating mga provincial directors at ng kanilang mga participation. Sa pagbabalik ng FYI, pag-uusapan pa rin natin ang mga mahalagang bagay na mangyayari, at meron din kaming makakasama. Board member ito, ha? Para malaman ninyo, huwag kayong alis. Magbabalik ang FYI.